a new heart. God has given man intelligence that enables him to do mighty things. A heart surgeon, for instance, may prolong the life of a man with a failing heart by performing a transplant. The recipient may enjoy life for a certain period, but those who receive new hearts from God will enjoy eternal life. Why would we need a new heart if we have a physically healthy one? You know, human hearts have become rebellious and hardened against God since the fall of man. Ito po ay sa kabila ng pagmamahal ng Diyos sa tao na nilikha niya sa kanyang imahe. Because of sin, the value of our being made in God's image disappeared and our relationship with Him was broken. Nais ng Diyos na ibalik ito. Kaya siya nangako ng bagong puso at bagong espiritu. Inihayag ito ng Diyos sa propetang si Ezekiel habang bihag ang mga Israelita sa Babylonia, bunga ng kanilang rebelyon. This promise is a foreshadowing of the change we will experience when we receive Christ into our lives and accept His free gift of salvation. Ang sabi ni Jesus, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mangimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. When we have Jesus in our lives, a new purified heart is transplanted into us. Magiging bagong nilalang tayo at ang ating nawasak na relasyon sa Panginoon ay muling mabubuo. Are you struggling with sin? God wants to give you a new heart today. But we need to acknowledge our sins to God so we can be forgiven. Let's pray. Panginoon, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Salamat sa inyong pagpapatawad. Bigyan niyo ako ng pusong masunurin at mapagmahal gaya ng sa inyo. Tulungan niyo akong mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Paano natin ma-apply ito sa buhay natin? May kakilala ka ba who is struggling with sin because of the challenges they're facing? Reach out and let them know that God loves them. Ibahagi mo sa kanila ang personal mong karanasan ng pagtatagumpay sa kasalanan sa pamagitan ni Jesus. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod din yung mabuti ang aking mga utos. Ezekiel 36 verses 26 to 27. Enjoy your new heart today. God bless. This is Miriam Kimbao Roberto.